Yan. Dumating si Paolo, tapos sinabi ko kay Paolo, may nakasunod ba sa'yo? Sinagot sa akin ni Paolo, wala, ano akala mo sa akin, bobo? Parang ako, okay na black ako, hindi ko na alam kung ano yung re-react ko. Parang, natural ba? Natural, parang ano akala mo sa akin, bobo? Parang yung reaction ko, okay, mali yung tanong ko, hindi na. Pero di ba, ibig ko sabihin dun, Sir Jay, ganun kagaling talaga yung mga kasama dito sa The General's Daughter. And naapektuhan pati yung mga co-actors sa lahat ng mga ginagawa ng portrayal. And I'm really proud na nakasama talaga ako dito. Kaya maraming salamat sa ABS-CBN, sa Dreamscape, sa buong creative, sa paggawa ng napakagandang istorya. Sa mga aming director, syempre, na patuloy na sinusuportahan kami at binapalansi palagi yung show. Sobra. Alam mo yun, walang kinikilingan. Alam mo yun, pantay-pantay. Lahat kami, love kami. And sa mga boss ng Dreamscape, maraming salamat. At sa buong production na inaalagaan sobra kami, every taping, sobra po sila maalaga. Hindi po kami pinapabayaran. Okay. Yun lang po. Thank you, Jace. And of course, Paolo Avellino. Franco. Una-una, nais kong magpasalamat sa oras na binigay niyo to the members of the press, media, at syempre sa mga fans and supporters. Thank you for coming. Salamat sa oras. Sir Mario, ang isa po sa mga pinaka-memorable ko na eksena dito ay, kung naalala niyo, may eksena kami na tumalog kami ni Rian sa bangin. Napunta sa tubig. Ay, sobra yun! At muntik-muntik na po akong malunod dahil puyat galing taping. Hindi naman sa hindi ako marunong lumumoy o sumisip, pero puyat sa taping at dito ko po natutunan na hindi na po ako sisisip na naka-maong, na naka-jacket, naka-boots. Ayan, medyo muntik na po talaga ako malunod. Hindi ko na po uulitin yun. Lesson learned. Thank you. Jel? Oh, sorry. Okay na. Jel, please. Most memorable, unforgettable question from Tito Mario B. Parang hindi ko po kayang magsabi ng isa lang kasi yung whole experience ko sa The General's Daughter, sobrang memorable talaga for me. Isa to sa mga, ano ba yung singit ko? De, sorry, yun. Parang isa to sa mga shows na mabawi sila pwede sa'yo. Mamimiss mo talaga pagkatapos. Mamimiss mo yung mga kasamahan mo, ganyan. Ang isa sa mga masasabi ko po, siguro yung sa Cementerio Sin natin. Kasi all-star cast. Tapos natutukan kami ng mga barel. Heavy. Kasi, sabihin mo sa akin kung totoo anak mo ba ako para mga ganun yung mga eksena. Parang babarilin ko na dapat sa Shago kasi nalaman ko na hindi ako totoong anak niya. Eh, lumindol. Nasa ilalim kami ng puno na ang laki-laki ng sanga na lumang puno. Tapos umaalog na yung sahig. Tapos yung mga ka-eksena ko, sobrang pro. Ayaw umalis sa pwesto nila, lumilindol na. Ako na lang po yung bumitaw, hinata ko na lang si Tito Pip, Tito Pip, halika na po. Mamaya na po tayo mag-eksena. Doon muna tayo, iligtas muna natin yung mga sarili na. Ganun sila ka-pro. Kahit mamatay na po kami sa eksena, tuloy pa rin po. Saka yung sa isla po. May eksena doon na nagkakarera po kami ng bangka. Ang sabi po sa amin ni Direk Manny, babahala na kayo kung sino mananalo. Parang competition talaga. Eh, competitive kami ni Arjo. So, nangyari doon, nakapalabog po kami ng isang bangka, nakalaban namin. Buti ka na po silang manunod, pero nanalo po kami sa race. Dapat manalo talaga kayo sa script po. Kaya lang parang hindi alam namin kung paano mangyayari yun. Kasi lahat nasasagawan, ganyan. Tapos may current pa. Eh, kailangan namin gawin in one take siya. Seryoso niyo yung competition? Opo, seryoso po. Kung alam niyo lang po yung mga nangyari behind the scene. Ayun. Tapos, i-exile rin po namin ni Tito Albert, yung father and daughter na umaatake, nagbabatilan. Memorable din po sa akin yun. Tito Franco, yung first fight scene namin together. So, mahabang araw na fight scene yun. And yung eksena na hinarangan mo ko sa sakyan. Napaka-simple lang nun, pero for me, ang powerful na. Kay JC naman, yung scene na nasa interrogation room tayo. Yun, yung nalaman mo na isa akong espiya, tapos sinasabi ko na hindi kita mahal. Parang,
Miss Jay. Si Ate Janice kasi, totoo-totoo ako sa kanya kasi na, ano niya, na na-enjoy niya yung pagiging kontrabida niya. Oo, no? So lahat ng nuances niya sa eksena namin, pinapanood ko siya. Tapos pagkatapos pagkat, oh, feel na feel mo, no? Feel na feel mo, saya-saya ka, no? Iba ang tono ni Miss Jay dito, no? Yung parang hindi Janice Develin. Ang husay, napaka-husay. Husay na artista. Ayun lang po, salamat po. Alright. Yung basaan with Franco, yung gano'n, wala ba naman? Eksena ba yun? Yung pinost ko, hindi ko alam kung anong eksena ba yun? Kotse, tapos si Angel para nawala sa character. Wala ka ikaw nawala rin sa ako character. Ako nawala ko sa character. Hindi, anong nangyari kasi noon? May timba si AJ. Yun na nga. So binabalak yung buho sa akin ni Angel sa exam. Bago pa yun. So pinuhos ko na sa kotse para hindi niya magawa. Bago pa yun kasi, sabi niya sa akin, babasain kita. Yes, nangaasar siya. Eh wala akong host. Wala akong anything. So alam mo, mababasa talaga ako. So tinititigan ko na yung timbang madumi. Bubuhos ko to sa kanya. Eh si Direk, sinabi, oh, Sean, pwede mo buhos sa kanya yun ah. So ayoko na kasi may pre-empt niya. Ginawa ko, hinata ko na lang yung host sa kanya. So wala na siyang host. Pinasa ko na lang siya. Ayun, ang kwento ng basaan ah. Okay, so, grabe, one question. Ang daming na sumagot. Tito Mario? I have another question for you. Tito Mario, sorry. Medyo may dalawang artista po kasi kami hiniram lang ng mabilisan sa ano. Okay. Si JC had to leave. JC, isang mabilisang pasasalamat. And Arjo, sa yes, guys, I'm sorry, I have to leave. Taping mo ako ng banana sandwich. Hiniram lang namin. Thank you, JC. Maraming salamat po sa inyo lahat. I'm sorry, kailangan ko na pumauna. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpunta at sa mga nagbigay ng oras. Sa ating mga kapamilya sa media, maraming salamat sa suporta. Sana po sa huling linggo ng The General's Daughter, in-expect po namin yung inyong tulong at suporta. Again, maraming salamat. Kayo po ang dahilan kung bakit napakaganda ang show natin. Maraming salamat. Thank you, JC. Of course, Arjo, mabalik kailangan bumalik sa Batman. Yes po. May taping net po ako. Kailangan ko bumalik mo sa show. But again, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pag-suporta sa amin dito sa The General's Daughter. As of now, it's the top of my list na hindi ko makakalimutan ang teleserye. I've learned a lot from everyone. It's such an honor to be with everyone here on stage. Such a strong cast. I've learned a lot about life, again, like what I said, and about acting. And again, maraming salamat po. It's our last week. Okay, it's our last week next week. So I hope, I'm sure that sa mga kwento na kanina about some scenes, madami pong pasapog for next week. So abangan po natin. I am watching every day. Yeah, I am watching every day. Maraming salamat po. And this is The General's Daughter. Thank you, Arjo. Thank you so much. All yun. Iran? Angel, I have another question for you. Sir? Kasi admittedly, itong show na to, pinakamalaking na dun sa mga nagawa mo since you started your career. Sa casting na lang, ang laki-laki ng mga binigay sa yung artista para supportan ka sa show. So, I'm just wondering, since this will be a tough act to follow, ano kaya ang isusunod din ng project for you? Or do you have any movie coming up? Kasi alam ko si Maricel may natapos sa Regal eh. Yung The Heiress, yes. Pinanood namin ni Rosel Monteverde yung mga eksena. Very promising. Yay! At ang gumaganap na young Maricel ay si Jane De Leon, yung bagong Darna. No? So talagang kaabang-abang yung movie mo, Maria. And si Paolo, I know he's doing a movie by Antoinette Adaone na about he's playing himself as star that in his talk. So ikaw, anong ginagawa mong project? Aside from preparing for your coming wedding. The million dollar question, Michelle. Parang yun yung inaantay ko ng lahat. Meron pong akong four na pending movies pa sa Star Cinema na kailangan ko pong gawin bago po matapos yung contract ko. Ayoko muna pag-usapan kasi ako kasi hanggat wala talaga dyan sa harap mo, hindi pa siya talaga tuloy eh. So, ang pinaka-concentrate, siguro gusto na ako nag-concentrate niya na after The General's Daughter, ayusin ko muna yung health ko ulit sa dami ng mga binaksa ko po. So, papagaling ulit ako and ayusin ko po yung kasal ko. I think yun yung mas malaking challenge, mas mahirap na challenge po na papasukin ko. At
Good luck na lang po talaga sa akin. Okay. My best wishes. Salamat. Since napaka-epektibo mo dito bilang mataray, bumangera, walang contentment. Naapektuhan ka. Asawa. O hindi ah. Meron akong ano. Kamelya. Ano ba? Gusto mo pa ulit gumawa ng ganitong klaseng character in the future? Oo naman. Nag-enjoy kaya ako. Sobrang nag-enjoy. Kasi first ko talaga na super kontrabida. Kaya enjoy na enjoy ako. Nakapaglaro ako. Nagawa ko yung hindi ko normal na ginagawa. So, if I would do it again, oh yes. Tapos, Angel, tawag dito. Ayoko, personal sa mga tanong ko. Wala mo ng personalan. Albert. O bakit? Nakita mo kung paano akong baragi ng PMO, di ba? Na classmate ko dati. Na nagpapagawa ng thesis sa akin. Sino lang ang Don Boy? Personal. Sige na, go. Question. Albert, kasi yung hanggang ngayon talagang ano, parang hindi ka talaga nawawala ng project, no? At parang gusto mong mawala. Pagkatapos ng padelang dito, tumalon siya dito, di ba? At marami pa nga nag-expect na babalik ka sa kadelang dito, baka kemi-keming namatay ka lang daw doon, tapos magsusurface ulit yung character mo doon. Ano pang secret meron ka? Bakit ganyan ka katatag? Ba't ganyan ka ka-indiman? The magic of Albert Martin. Ba't ganyan ka pinagkakatiwalaan ng Dreamscape special? Ano pa nga? Siguro ako, number one, kaya nandito pa rin ako ngayon. Because of Dreamscape, because of Sardeo, has been there for the longest time since coming from another network. Correct. So, pupunta ako dito, hindi na ako... May bukas pa rin. Yeah, may bukas pa. So, dire-diretso. And personal naman, it's just that I love what I do. It's my passion. I enjoy working. I enjoy creating characters. I enjoy reading comments of other people kung ano yung nagawa ko sa character. So parang that's gives me the fuel on how to do things. So I'm very thankful sa lahat ng comments nyo na nabasa ko. And I'm very thankful sa ABS-CBN for Streamscape. All these years, hindi nyo ako pinabayaan. Maraming salamat. Okay, thank you for your day. You're done, Leo? Oo. Okay. Before that,